Yun, sandali lang. Kasi nasin to. Magandang gabi. Hello everyone. Welcome to episode 6 of Palabas Tayo's After Party, your online chikahan with artists. Okay? Open house has been very, very busy this weekend. Di ko alam kung may mga napanood kayong mga programs nung Friday, Saturday, and kanina. But yeah, tuloy pa rin ang party, tuloy pa rin ang celebration dito sa After Party. And we're very excited tonight because we have with us the cast and creative and some people from the partners of PETA's Under My Skin. But before I bring them in, I would like to bring also the person who will help me out kasi kailangan ko talaga ng co-host dahil hindi ko kaya mag-isa. So this person, you might remember him from the musical Rock of Ages. Nakita na rin natin siya sa mga TV shows at saka sa mga movies, including the very recent successful film na Sila Sila. And then I think his last musical was Dekada 70 before it got canceled or postponed. But yes, ang hindi alam ng mga tao na this person has done NGO work here in Manila and also in Bangkok. At saka bukod pa doon, nagpunta rin siya sa International AIDS Conference in Washington, D.C. and in Melbourne where he gave workshops and he gave presentations. So that's why he's perfect for this this party tonight. At ang pinutukoy natin ay walang iba kundi si Fee Paolos! Hi! Hello! Hello, Ariel! How are you? Ayan, thank you very much po. Maraming. Wow! Thank you very much for inviting me. Actually, kinakabahan ako kasi nga, ano to, hosting after party. Ang alam ko lang talaga after party na pinagkait sa ating lahat ng COVID-19. So, exactly. Yeah, so nakaka-excite. Thank you very much for having me. Just to add to what you said, kasi madaming mga shows ang hindi nga nakapag-close o yung ibang hindi nakapag-open. So, ito ang parang, in a way, closure para sa online. So, party-party lang tayo. Inside stories, mga naganap, ganyan, di ba? But speaking of that, gusto namin bumati sa mga nag-join sa amin. Sa mga kakapasok lang, ito ang after party. Paki-share po sa mga social media para mas maraming makapanood. Siyempre, Tagalog na Tagalog tayo, di ba? Yeah. Oo nga. Katulad na yung sinabi ni Emil, really, please share because again, this is for the benefit of open house. And alam naman natin na open house, katulad na sabi ni Emil, they're very busy para mag-provide ng, alam mo yon, provide ng entertainment at the same time learnings for all of the things that you've been doing right now. And again, it's for a good cause. So please share para mas madami tayong magkakasama ngayong after party na ito. Paki-mention sila sa mga comment para makita nila agad tapos join na kagad. Kasi alas G's pa lang, party muna tayo, no? Wala namang pasok bukas, tumigil nga kayo. alam mo, totoo yan. Saka ito naman talaga yung mga time ng party na. Lalo na kung yung show mo nagsimula ng 7, mga tapos na yun ngayon, nagliligpit ka na ng costume mo, nagtatanggal ka na ng makeup mo dahil gustong-gusto mo nang uminom, actually. Yes. Again, this is in partnership with Open House. So, to know more about Open House, we have the official spokesperson for tonight. Let's welcome Enzo! Yes, hi Enzo! Hi Fee, hi Emil. Hello? Yun, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa Palabas Tayo, sa lahat ng bumubuo ng Palabas Tayo, kay Fee and kay Emil for hosting After Party. Gusto ko rin pasalamatan lahat ng nag-donate at nanood at kahit yung nag-share ng mga events namin. Open House is a collaboration between PhilStage, Spit Manila, Third World Improv, Theater Actors Guild, AUPI, and in partnership with Ticket to Me, our donation platform. This is for the benefit of the performing arts community, especially yung mga naapektuhan sa COVID-19 tsaka sa quarantine. Some of the affected ay yung mga freelance artists, yung mga backstage people,
and yung mga project-based na nakadepende dun sa mga productions natin. I have a friend, costume assistant siya. He contacted me nung nag-ECQ. He's scared kasi walang productions. Tapos hindi malinaw kung kailan babalik, paano siya magsusurvive, tapos wala siyang source of income. Nung nagkaroon ng ECQ, maraming nag-close na productions, hindi natuloy yung mga shows, tapos meron pang hindi nag-open. Kaya buti na lang, nagkaroon at nabuo yung open house kasi may chance tayong makatulong dun sa mga kapatid natin sa performing arts community na ngayon ay nahihirapan. Personally speaking, these artists, sila yung next line of defense ng ano eh, ng bayan natin kasi through arts, we can express kung ano yung gusto natin sabihin sa government, sa mga kababayan natin. And umulan bumagyo, nandito yung mga artists na to. So ngayon, ngayon yung time na kailangan nila yung tulong natin. Just an update, kung ilan na yung donations na pumasok sa open house, as of today, we've raised 849,000. And kung tama yung math ko, nasa 424 na mga kapatid natin sa performing arts community yung matutulungan natin. Ang goal ay 1 million. So malapit na and confident na kami na marireach natin. Yes, sobrang lapit niya. Konting kembot na lang. Oh. Yes. Mali mo, mabuo natin tonight. Ay, oh, hindi natin masabi. Yes. So paano pa... paano ba mag-avail ng mga services? Mahirap ba? Meron tayong mga criterias na sinusunod. We've already posted it on our Facebook page. Yun yung pinaka-recent na pinost namin. Tapos, kung qualified ka, you can apply through this link, bit.ly/apply open house. Kapag qualified ka, makakakuha ka ng 2,000 cash aid na madidisperse ng AUP. So yun, sa lahat ng interested, I recommend na pumunta kayo sa open house page para makita nyo yung criteria and kung qualified kayo. Okay. Tapos naman yung mga nagdo-donate. Kunyari, nakakapag-donate yun, kunyari nasa ibang bansa, ganyan. Madali lang yes, ba? Yes, pwede tayong mag-donate kahit na wala tayo sa Pilipinas. Nag-a-accept ang Ticket to Me, through Ticket to Me. Debit and credit card, pwede. Tapos meron din tayong PayPal account. So kahit nasan ka man bansa sa mundo, pwede kang makatulong sa mga sa mga kapatid natin sa performing arts community. Oh, that's great. Kasi yun yung baka maging hindrance eh, na parang, oh, gusto kong tumulong. Kasi nakita ko din yan in some fundraising drives na parang okay, gusto kong tumulong pero limited yung ways of donating. Pero so very good for open house, at least we have so many options. Wala silang takas, kumbaga. Wala nang excuse. Mm-mm. Meron bang minimum ang pag-donate? Kasi yung mga ibang napapanood, like Stars in the House, minimum of $5. Tapos nung pinisita ko kasi yung Ticket to Me link, kasi parang bumibili ka ng ticket, di ba? Yes. May denominations ba? May anong pinakamaliit doon? I have to check up. Pero as far as I know, 100 pesos, yun yung pinakamababa na pwede. Pero I have to check. Okay. Ang point lang noon, walang maliit. Parang yes. No amount is too small. So anything that you can donate, it will be well appreciated. Magsasama-sama rin yan para maging malaki. Totoo. Tsaka yes. Kung 100 pesos yung pinakamaliit, edi kung may 50 ka o kaya kayong friends na lima, mag-transfer kayo sa GCash and then yung makakapag punta na kayo ng Ticket to Me. Again, kung maraming paraan para tumulong. So, yon. Thank you. Okay. Do you have anything to add, Enzo? This week, maganda yung mga susunod na events namin. We have a theater lighting online class, a children's musical, tapos may audition Ooh. Workshop, and another field stage roundtable na kasama yung mga stage managers at di ba pa. So, abangan nyo yung mga susunod na events namin. Exciting! Masaya yun. Ayun. So, for updates,
bisitahin lang ninyo yung Facebook page ng Open House. That's facebook.com/openhousefundraiser. You can also check the Instagram accounts Open House Fundraiser. And on Twitter, it's Open House Funds. Yes. Yan. Yes. Okay. Yay. Okay. Thank you very much, Enzo. Maraming Open House. Thank you. Like, may drink ka, di ba? Oo. Meron. Tito, yes. Kape. Kape, okay lang yan. Yes. Yes. Thanks, Enzo. I'll see you later. Thank you, Enzo. Ayan. What okay. is going to happen next? This is very exciting. Naririto okay. na sila. Okay, pero bago yon ha, another way of supporting and donating po, mga kaibigan, we have an auction, we have vintage playbill auction. Itong vintage playbill auction na to, you can just go to palabastayo.com, okay, at makikita na ninyo po doon yung mga vintage collections of playbill. Ito pong mga playbill na to is like as old as 1982, hindi pa ako pinapanganak. So these are 50 years old. As in, like, these are from playbills from the original production of Into the Woods, of Annie. As in, kanina, binabrowse ko yung mga playbills na parang, oh my God, medyo nakakaloka to. It's really, if you're really an avid collector of playbills, this one is for you. So, alam mo yun, pwede kang mapasayo yung playbill na gusto mo and at the same time, nakatulong pa. So, yun, ang tawag dito, the mechanics are online. Okay, the bidding starts at 2,000. Again, napakalaking bagay na po ng mapupuntahan ng inyong mga donasyon. Kunyari, edi kung yung 2,000 malaki, pwedeng hatiin inyong magkakaibigan bilang lahat naman kayo ay fan ng theater. That's the reason why you are watching and you're supporting us right now. So yun, again, it's a way. Nag-text lang si Enzo, sabi niya, may update daw. So far, ang amount na raised ng Open House is 850,202. 800, as in sobrang mga dalawang tumbling, isang split na lang, nasa 1M na po tayo. So please keep on donating, keep on sharing, keep on tagging your friends. Samahan niyo po kami ngayong after party. Ayan, para masaya tayong lahat. Ayan, oh, sige, speaking of the after party, papasukin na natin yung mga ano. May kumakatok yata. Oo nga eh. Ayan na. Sige, intro mo na muna sila. Yes, of course. Ang unang-una natin is the director of the highly acclaimed Under My Skin. Okay, pero kilala po natin siya as an actor too. Paborito natin siya sa play na Care Divas. Please welcome ang aming ate, Mr. Melvin Lee! Yes! Oi, Melvin! Yes! Nagbang ka na! Ganda po sa inyong lahat at salamat po sa pag-imbita sa amin sa Under My Skin. At samahan niyo po kami hanggang 10, hanggang 11, isang oras. So maraming chikahan, maraming chismisan, ganyan. Okay. Yes, ayan. Okay. Ang ating namang pangalawa, he's also an actor. He's a PETA actor. He's an educator and he teaches at the College of St. Benilde Theater Arts Department. And also, he serves as the dramaturg of Under My Skin. Please welcome Eric De La Cruz. Hi, Eric. Hey. Natin yung drink mo. Yay. Everyone. Eric, parang ang layo mo. Saan ka? Dito, sa kabilang building. Eric. Stay home, stay safe. I'm so excited to be here and thank you for featuring us dito sa online show na ito. Ayan. Join us. Salamat. Yay. Ayan. And ito, ang ating pangatlong guest for this portion. Masaya tayong lahat. Well, she's a
She's a famous actress. Oh, wow. Eh, pero masaya tayong lahat kasi slowly nagiging active siya sa theater. As in, medyo sumusunod-sunod. Parang if schedule permits, lagi siyang gumagawa ng theater productions. And the last time na nakita natin siya ay sa kanyang groundbreaking performance sa Under My Skin. I was able to watch her. Kilometrong linya. Kilometrong linya na talagang ako ay nakakapit sa aking upuan. Sabi ko, kaya mo yan. Go, go, go tayo. Oh my God. Grabe. Please welcome the legendary Cherry Pie Pikachu. Hi, guys! Hi. Ay, ang parang pa na hindi naniniwala sa po talaga yan. Hindi po siya poster. Ay, kinakasin naman. Bakit sabihin kasi ng mga tao, oh, modus ito na sinabi lang natin kasama si Miss Pie. Alam naman natin. Oo, mag-hi naman po kayo sa inyong mga followers at inyong netizens. Yes. Yeah, magandang gabi sa inyong lahat. And thank you for having us here. At let's spread the love. Please help us reach 1 million to help our, you know, performing arts people. Kami po talaga ang trabaho ngayon and they really need all the help. We need all the help. So please share your love. Thank you. Actually, nakaatang daw sa ano, sa'yo, Miss Pie, ang pag-reach natin ngayong gabi ng 1M. Alam mo, ikaw, tama ka. Pie, baka naman. Oo nga. Baka naman, isang bigay mo lang, pwede nating itigil tong after party dahil na-reach na natin yung 1M. Tsare. Nag-uusap-usap nga kami. Lahat naman tayo, wala trabaho. So alam mo, hindi talaga seriously. Of course, I will share. Tapos inaatado lang talaga din namin, pati yung pag-share, kasi mahaba ito, maraming nangangailangan ng tulong. So sabi nga namin, parang ulam lang, inaatado ang pag-share ng love. But of course. Alam mo, totoo eh. Hindi, di ba? Kasi... Ay, bakit mo naman yung nag-hello sa'yo sa baba. Ay, hi, Gino! Hi! Thank you. Thank you for joining us. Inuman yeah. Na kagad, Vince. Hi, Vincent. Yes, hi, Vince. I miss you. Oo nga, Sir Vince. Inuman na kaagad. Mamaya po, naka-iced tea pa lang kami. Pero yung iba naka-iced tea po ako kasi titip po ako. Tsareng! Ayan. Okay. Well, thank you very much. Irvin. Thanks for joining us. Thank you. Hi, Kobe. Oo nga. Yes, ang dami natin. Maraming salamat sa inyo. Mag-share pag-uusapan natin ngayon. Kamusta lang ang in-experiencing ng lahat. Siguro before anything else, let's hear from Eric a little bit of an overview on what the show is about. Para lang, for those who have not seen it, actually I speak as one of them also. I wasn't able to catch it kasi nga nagsara agad. I know kasi meron pa kayong 13 shows dapat eh. Tapos yun nga nangyari yung quarantine. So can you tell us more about what the show is about? Well, Under My Skin is a collection of stories of Filipinos living with HIV. And it's seen through the eyes of the epidemiologist, Dr. Gemma Almonte, which is played by Rosen Perez, and of course, Ms. Cherry Pie Pikachu. And pinakita doon yung mga iba't ibang mga kwento. Kadalasan kasi may mga bias tayo tungkol sa mga tao merong HIV. Doon, sinira niya lahat ng mga bias na yon. At ang sa dulo, ang pinapoint ni Dr. Gemma Almonte is that ang tunay na sakit ay yung prejudice natin, yung ating kakulangan sa pag-unawa, yung kakulangan natin sa compassion sa mga taong may HIV. Kasi kadalasan, nagbumukha ng HIV na lang yung tao, nawawala na yung pagkatao nila, HIV na lang sila o may sakit na lang sila. Yun yung isang pinaka-point ng buong palabas. Yun. Yeah, and yes, thank you very much, Eric. Ako, I'm very lucky I was able to watch it kasi nga magkasabay yung mga shows natin, pero during the first weekend, I was able to watch it.
So, sabi kanina, offstage, sabi ni Sir Melvin, kung meron akong mga tanong, itatanong ko na. So, yes. So yun, Sir Melvin, gusto ko lang like malaman ano yung naging like preparation. Unang-una like for you, ano yung nasa isip mo? How are you going? Ano yung preparation for you as a director? And also, ano yung na-envision mo na dapat pagdaanan ng actors bago kayo magsimula in terms of ano, pagbuo ng mundo ng Under My Skin? First of all, yung Under My Skin, mapalad kami na bago siya naging part ng season, ay dumaan siya sa PETA laboratory kung saan tinetest yung material. Pero nung nag-decide yung kalinangan ng Sam, ang ating artistic director na si Miss Maribel Legarda, na isama na siya sa season, yung naging preparation for like for the actors, like just like any other PETA production, nagkaroon ng mga educational series bukod sa mga, like for example, input on HIV 101, so on and so forth, no? All the basic information that we could that we should be all aware of, ginawa namin yun. Plus, bukod doon sa mga educational inputs na yun, nagkaroon kami ng immersion sa isang home, halfway home ng mga kaibigan nating may HIV sa dyan, sa isang home dyan sa Makati, na kung saan yung mga PETA artists, actors, and staff were able to really interact and spend a dinner with the different friends na meet namin na person living with HIV. So yun. So yun isang naging malaking importanteng process para sa paghahanda, kasi nga yung play na ginawa ni Roddy Vera ay tungkol sa mga tunay na mga tao. So ito ay base sa research na ni Roddy sa mga totoong tao na one person living with HIV at saka mga taong nakasalamuha, naka-interact ng ating mga kaibigang living with HIV. So hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng ma-imagine, hindi siya pwedeng takap-isip. Kailangan napaka-immersed at grounded yung mga actors, kasi meron silang responsibilidad na i-portray yung isang character na hindi lang basta katang-isip. Okay. It's very important kasi yung Philippines has one of the highest number ng cases ng HIV. Correct. Yung base din sa mga information, datas din na binigay ng play. Yung ibang karatig bansa natin sa Asia, bumababa na yung mga taong infected. Unfortunately, ang Pilipinas tumataas palalo, no? So yun. So kaya minabuti ng PETA na isama siya at ipalabas siya at pag-usapan siya ng natin, no? Natin bilang at magkaroon ng yun na nga isang campaign na tinatawag naming Acting on HIV. Yung Under My Skin is just one of the many components of the whole campaign. Yeah. Oh, okay. Acting on HIV. Ang akala ko, just acting on stage. So, dun sa kwento mo, you go outside the walls of the theater also, di ba? Yes. Like, for example, Acting on HIV as a campaign has several components. One of which is the play. After the play, after every performance, there's a talk back. Wherein yung talk back is like it's now our dialogue with our audience, no? So tapos with an expert coming from our partners, whether that's from Love Yourself or Red Whistle. So sila yung sumasagot at nakikipag-dialogue sa mga tanong ng audience na nanood ng every performance. So aside from the talk back, outside the venue, sa second floor ng theater, merong free HIV testing, no? Free, confidential, at saka mabilis na testing. So, yun. Tapos, aside from the other component of the acting on HIV
camping is yung sana meron kaming nakahandang mga workshops HIV workshops sa mga communities or schools sana, no? But apparently hindi nga siya natuloy dahil na lockdown na tayo, no? So yun. So yung play is just one of the whole campaign ng PETA na tinatawag na acting on HIV. Oh, okay. Ang ganda. So sana nga talaga like magtuloy-tuloy pag okay na tayong lahat because sayang talaga and that's the main thing that we need right now talaga in terms of combating HIV education. Actually may tanong po ako ulit kasi ang tawag dito, I was very fortunate. Buti nga nasabi ni Sir Melvin kanina na yes, it's really based on research. I was one of those people who was interviewed by Sir Roddy when he's doing this. So, fortunate din ako kasi nabasa ko yung play bago pa siya gawin. So, nung binabasa ko siya, sabi ko, ang ganda nung script. But, kinakabahan ako because there's so many information. It's so loaded with information na ako as an advocate, as someone who works with HIV and NGO organizations, grabe, alam kong, naiintindihan ko to. So sabi ko, my God, paano kaya yung staging? So I would like to go to Sir Melvin, paano po na-conceive yung vision? Because when I was watching it, I was really impressed na sabi ko, oh my God, ang daming sinasabi ni Miss Pai na kung anis-anis na terms. Pero hindi 2 hours sa an hour and a half 90 minutes one and a half. Never in an that 90 minutes na feel ko na I was bombarded by any terms or terminology. So I would like to know, maybe you and Eddie can actually answer this, ano yung naisip niyo in terms of the staging? Yung first as written kasi ano na siya in it's really a we call it an informative performance ganun. So talagang yung mga datas and mga basic information about the virus is very much incorporated doon sa drama nung mga iba't ibang kwento na sinasabi nga ni Eric. So as written, ganun na siya, no? So ako nung when I read it, ang mga cues ko is so kailangan siya para siyang documentary, para kang nanonood ng live documentary na yung mga tao, yung mga characters ay parang nakikita mo right in front of you, hindi yung katulad yung diba, parang live documentary. So kailangan yung dahil live documentary yung pinaka-motif or isang treatment, di dapat yung command sa performance, parang it's so real. As if hindi ka nanonood ng actor na nagpe-perform, but somebody living and saying their stories right in front of you. So that isa yung, isa naging yes, Amy. Ano question? Kasi nga, most mga material ng mga advocacy, mga educational, sometimes ang nagiging parang problema, nagiging preachy. So ano yung ginawa sa production? Maybe Miss Pai, ano yung ginawa para hindi siya maging medyo sermon naman to sa, ano, ganun, paano ginawa? Mahaba ng mga lines mo. Hindi, to begin with, katulad ng sinabi ni Direk Melvin, dapat pa, you know, it should be as real as it can be, and dapat people should really be able to, the audience should really be able to relate to the characters as if part sila. Then, kasi meron din mga tools na ginamit si Direk Melvin, katulad ng sinabi ni Fee, di ba, parang yung overloading kasi no information, di ba, ma-overload yung information. So, habang din nangyayari yung pinapanood mo, meron din mga tools na tumutulong sa likod to remind people kung ano yung mga terminologies, yung mga ganyan, explanations, meron din sa gilid na nangyayari. And then, pero I think, you know, from the feedback ng audience sa mga nakapanood, dahil nga sa napakatotoo at saka
dahil sa I think more than anything else, more than the yung emotions na nararamdaman ng mga characters, I think that's what the audience really related to. Plus dun sa mga tools na ginamit ni Direk Melvin, then unti-unti, 'di ba, parang pumapasok subconsciously yung mga information na dapat namin malaman na hindi siya, tapos hindi nga siya preachy nga kasi. So parang it's ano eh, the stories of each characters are unfolding at the same time, giving you informations. Parang ganun yung way na ginamit niya, Mel. Tama, please add, Direk. Yes, Sir Melvin. Yes, yun na nga. So aside from the very real characterization and performance of all the actors. So, syempre, tinulungan din tayo ng mga ibang, yun na nga, yung tools na sinasabi ni Pai. So, meron ding, malaki ding bahagi yung visual or visual element, no? Nagkaroon tayo ng, tawag dito, mga, habang nagaganap yung mga ilang mga eksena, kailangan suportahan siya ng visual design. Kailangan siyang itawag dito, ano, nakalimutan ko nito. Kailangan siyang, meron siyang visual information na kailangan nakapaloob doon sa pinaka frame ng buong palabas, no? So yun. So parang pandagdag lang kasi yun na nga na ang heavy nung material sa mga very very pertinent information about the disease, no, the diagnosis, the prognosis, yung mga ano, mga klase mga gamot, yung ganoon. Pero ano lang yun, parang that is the science of it, pero ang kalahati noon ay yung drama na nakukuha mo sa mga kwento ng mga tunay na tao. Kaya nga siya tinawag din na Under My Skin kasi pumapasok ka, you just go beyond the superficial, or which is the first layer. Kundi inaalam mo kung ano ba ang naging karanasan, kwento ng mga taong naapektuhan ng ganitong virus. So parang kang pumapas, parang isang visual motif din is parang kang tumitingin sa isang microscope. At pag tumitingin ka sa isang microscope, inaalam mo yung detalye, no? Kaya ganun din yung, kaya parang naging isang ano rin yun, parang guide in terms of direction. Yan. Yeah. Eric, I think one thing that's the way it was written beautifully was because yung bawat character, you go with them through the process nung discovery nila na meron silang sakit, how they took it, how they accepted it, how they processed it at the end. Yun yung isa sa pinakamaganda, the way it was staged and written. Parang kasama mo sa journey, kasama mo sa proseso yung audience, kasama sa proseso ng mga characters. Yeah. May question para sa iyo, Ms. Tao. Ay, okay. Si Tao. Hi, Tao. Tao Reyes. Ay, yes, hi, Tao. Ano to? Magsasalumin na nga ako. Masyado ako mapagpanggap. Yeah, go ahead. Dati yung may show kasi. Nako. Nag-i-internalize po ba kayo o pinanganak na lang po kayo ng pinapatanong po ng nanay ko? Si Tao! Ay, ko talaga. Hindi, maraming salamat, pero talagang nagpapasalamat ako kasi umabot ako talaga sa Under My Skin. Hindi, yun yung parang din kasi. Ay, nako. I mean, I'm very grateful and I'm very thankful, you know. Lahat ng staff, ang buong PETA, the staff, you know, the whole cast, my directors and Eric, they've been very, very patient with me. It was really difficult at that time for me kasi sabay yung teleserye na ginagawa ko. Plus, you know, it's very difficult for an actor. I mean, we've been used to doing television and film. So, film and television kasi, di ba, once you memorize, once you take it, that's it. Pero sa theater kasi, that's why I also love it, is you have to have the mastery.
the mastery of everything that you're going to do, the mastery of your lines, of your blocking, of the way you relate to the other cast members. So lahat yun, sobrang sinuportahan ako. So hindi po ako talaga likas sa magaling. Alam po nila ang pinagdaanan kong proseso. At nagpapasalamat akong umabot ako. Ay, hindi lang umabot ha. Fabulous, as in fabulous. Lampas pa. Salamat. Yes, Derek? Hindi, gusto ko lang ikwento na hindi, yung isang, sinabi mo to sa akin, Pai, isang malaking nakatulong sa'yo to prepare is yung Italian run na ginagawa natin. Ah, before yes. A show. Kasi parang nung yes. Ginawa natin yon, sabi mo sa akin, oh my God, I love Italian run. Sabi mo sa akin. Yes. Para talaga na prepare ka for the actual show. So yun. Para sa mga hindi alam yung ano yung Italian run. Yung Italian run, nire-review mo namin, nire-review ng mga actors yung buong play mula simula hanggang dulo ng napakabilis na hindi yung natural rhythm niya. Kung hindi napakabilis yung ganun. So, yun yung isang practice na ginagawa, lalong-lalo na during pick-up rehearsals. Ganon. Hindi naman ako, pinagtataka ko naman, hindi naman ito una kong play. Pero first time kong naranasan, tabi-tabi sa dalawa. Kahit sa Bonnet Baril na pinaka-recent ko nagawa, which was only 2 years ago, parang hindi naman kami direct and door. Hindi naman tayo nag-Italian run. So dito naman, tapos buti na lang, before me kasi meron nag-Italian run, tapos na-amaze ako si Gino, grabe. Sabi ko, my God, this is really a challenge. And, you know, makikita mo talaga na sa theater, hindi talaga pwedeng walang disiplina. You know, once you go there, you can't wing it. Hindi katulad kami sa shooting, di ba? Yung pagpuyat ka, minsan na-wing mo. Dito, hindi. You have to have the mastery of what you're going to do. Lalo na Italian run. At habang nagsasalita ka, nabubulol-bulol ka na, ang director mo nasa harapan at gumaganong-ganong pa. Pagpagalang pa siya. That's very interesting. Eric, do you want to add something? Yes, Eric. Yeah, actually, malaki yung natulong nung Italian run na yun. Tapos, singit ko lang din, sa pantry, nakikinig yan si Miss Pai. Tinitingnan niya kung sino pinapalakpakan ni Melvin. Tapos, sabi niya, bakit yun? Hindi minamadali ni Melvin yun. Bakit ako minamadali palagi? Eh kasi nga, ikaw nga ang pinakamahabang linya. So, pag bumagal ka, di ang bagal na ng lahat. Pero, 1.5 hours, tatapusin mo in 30 minutes? Di ba ang bilis nun? Right. Yun nga kasi ang point ng Italian run, di ba? Yes, yes, yes. Yeah. Okay. Salamat sa mga kwento. Pero babalikan natin yan mamaya. Iimbitahin mo natin mga partners natin from Love yes, Pizza yes. Saka from Red Whistle. Yeah, so see you in a little bit. Pero cheers muna tayo. Yay! Cheers! I missed you guys! Magbabalik ko sila, guys. Yes! Sige, yeah, intro muna yung iba, yung mga special guests. Oo, tsaka bago natin muna ipasok ang ating mga special guests, gusto ko lang i-acknowledge din yung ating mga friends na nagko-comments. Guys, some of the cast of Under My Skin, pwede kayong makipag-interact sa kanila, nasa comment sila ngayon. Dudes, sino pa ba yung mga nakita ko? Si Christian nandiyan din. Maraming salamat po sa inyong pagpunta at pakikisama sa amin. Don't forget to share and then tag your friends again. And do not forget, ang point ng lahat ng ito is for you guys to donate to Open House para makatulong tayo sa mga displaced workers ng performing arts community. So it's very easy, just visit bit.ly/donateopenhouse. Ayan. Meron pa. Mababalik lang tayong commercial sandali.
Mm-hmm. Oo nga, bago natin. This is Mike Leo from PETA's Under My Skin and you are watching Palabas Tayo After Party. So, sa lahat ho ng mga nanonood ng live ng After Party sa kanilang mga bahay, sana ho wag ho natin kalimutan na mag-donate para po ito sa mga artists natin. This is for the benefit ng Open House. So, yun, ngayon pa lang po nagpapasalamat na po kami sa inyo. Maraming maraming salamat and God bless at lagi po kayong mag-iingat. At sa lahat din ng mga trabaho ko sa Under My Skin, sobrang miss ko kayo lahat. So, yun, lagi kayong mag-iingat sa I hope to see you soon. Yes! Oh, mayroon tayong video message, di ba? Oo nga. Yeah, that's Mike Liwag, isa po sa cast ng Under My Skin. Ayan. Again, let's bring in our other guests. Go ahead. Yes, kanina sinabi ni Sir Melvin yung importance din ng pagiging partners nila with other organizations in spreading HIV and AIDS awareness. So, ito yung dalawa sa kanilang partners. I'd like to welcome the director and the creative director of the Red Whistle, Nicolo Cosme. Hey! Ang fresh na si Nicolo Cosme. Oo, ayan. Oh, Red Whistle. Yeah. Hello po, magandang gabi. Siyempre, yeah. Nakakahiya, no? Nandiyan si Fifi, tapos hindi ka fresh. Tsaka ito, Angel. Grabe po. Ayan. Okay, next naman ay from our friends from Love Yourself. He's one of the project manager in Love Yourself. Please welcome Dan Vic Rosadinho. Yay! Ayan. Hi! Ay, ba't parang walang audio si Dan Vic? I can't hear you, Dan Vic. Naku, wait lang. Hello? Ayan. Naku. Nakamute ka. Ayan. Wait lang. Wala ulit. Sige. Okay lang yan. Yeah. Go on, go ahead and ask the question. Okay. Well, ano naman, like, Nicolo, Red Whistle has been very active. Sa inyo, is this the first, ang tanong ko, is this the first venture of Red Whistle in terms of like supporting an art project? Because usually, di ba, napaka-famous worldwide ng Project Headshot Clinic. So, totoo naman niya, di ba? Huwag na tayong mag-expose ang mare. But, yun, is this the first time that you've like, really supported something From the theater, yes. Sa level na to, yes. But we've done a lot of different other art-centric or art-based projects in the past. Pero hindi ganitong level. Kaya nung nilapitan kami ng PETA, sabi namin, parang, wow, you know, this is definitely something that we definitely would want to partner with, no? So, pero may kaba din ng konti kasi very sensitive yung issue, you know? Yeah. And ako personally, I've seen a lot of different materials before na to me, parang okay lang. Alam mo yun? Parang hindi ako ganun ka-excited about. But this one, nung nakita ko yung preview, press preview ba tawag doon? Hindi press preview eh, parang teaser ba? Something like that. Sabi ko parang hindi pa to kompleto, wala pang set or anything na iba siya. Sabi ko, wow, this is definitely something that I would definitely want to see na nabuo na. Alam mo 'yon. So 'yun. Okay. What about your band? Yes. Hello. Okay na ba? Yeah. Yes. Ano nang partnership ng Love Yourself? Paano siya pumasok sa picture? Well, isa po sa mga noong pong planning stages pa lang po ng Under My Skin, isa sa mga staff po na nag-arrange sa PETA side ay actually po volunteer na Love Yourself, si Django. So, he initially contacted us on paano pa kami makakatulong with regard sa partnership na to. So in-explain po niya sa amin kung how is the material. Ako po personally, I wasn't able to attend all the previews. So ako, I'm really excited. Paano kaya to, you know, how will it come into play? Kasi nga, wala talaga akong idea. And then when I watched it, parang so magical na parang isa siya, as we volunteers defined it, it's really a magical HIV 101. Na parang everything is
Yeah. Na everything is... Oh, go ahead, go ahead. Na everything is complete doon, but at the same time, yung information na talagang ma-absorb mo siya kahit wala ka pang alam about HIV. So we are ilang very... Ilang bes mo napanood, Danvik? Ilang bes mo once napanood? Lang po. Once lang. Once lang. Ako lima ata. Oh, okay. Kasi normally, pag kami mga campaign ang Love Yourself or ang campaign ang Red Whistle, usually parang celebrity-driven. Diba? Mm-hmm. So, how different is this? And how important is art in promoting the HIV awareness? Alam mo, sobrang importante yung, at Dandy will agree, no? Yung art talaga, it's very important in communicating our message across, you know, to our audience. Kasi malakas yung stigma ng HIV. Eh. So how do you make it palatable to your audience? You know? So both Love Yourself and The Red Whistle have used art in the past many years and proven talaga na very helpful siya in getting the message across. Mm-hmm. And also to add into that, we are tapping celebrities is because it's more of the reach para mas marami makaalam kung ano yung mga ginagawa natin. But in Under My Skin, the difference, you know, with art is really to not only to elevate the discussion, but it's really more of packaging such information na alam mo mailalapit mo sa mga tao at mananamnam nila. So I think that's accessible. That's the magic of, yes, that's the magic of theater and arts. Okay. Since, well, ano, gusto ko lang like mag-jump into an issue because like we're all advocates here talking about it. Especially right now, I've read somewhere na parang, yeah, meron ng mga pagkukumpara na parang yung COVID and then HIV, it's almost, alam mo yon yung mga ganyang comparison na. So, alam naman natin yung kaibahan. But, ano yung in terms of the stigma, paano natin ano yung masasabi natin in terms of the difference of these two diseases na parang medyo pinagsasabong right now na parang okay na ako magka-COVID, wag lang HIV. Actually, meron kaming recently, siguro mga few weeks ago yata yon, na nag-comment itong si Secretary, I forgot his name. Noxin. Ted, yes. Ng DFA. Noxin. I don't know kung nabasa niyo yun, pero it's ang sinabi niya parang something about, you know, HIV being something to be embarrassed about and basta something like that. I can't remember the exact tweet, pero it was very stigmatizing. Again, I mean, you know, this is something we face all the time. Yun na nga eh. So hindi maiwasan na nakukumpara siya. You know, I don't think it should be compared. It's totally different. Although, we have to understand that during that time when HIV and AIDS was new, you know, it was definitely something that was unheard of and people didn't know what it was. So I guess nandun tayo sa bagay na yan and we discover new things every now and then, diba, regarding the issue. Okay. Ako personally, well, you know, COVID and HIV are both infectious diseases. Ang complication nun yun nga, it can cause an infection in your body. But I think whether kahit anumang infectious disease yan, and nakikita natin to in multiple cases na naririnig natin sa mga news, stigma and discrimination is everywhere. Even in our healthcare workers, di ba, pag nalaman nila that they are working on the front lines, dinidiscriminate sila. Minsan, may nabasa ko sinasabuyan ng Clorox or something, di ba? So, it's also, HIV has faced so many stigma in the past, even up to now. And I think the one common thing about these two diseases is lack of education. If hindi mo alam kung paano makukuha ang HIV, hindi mo alam kung paano makukuha COVID, then somehow your tendency is to react na you don't know, na parang nagpapanik ka, hindi mo alam kung paano mag-respond fully. So I think it's really crucial for us to be educated. Na, so para if you know kung paano mo, you know, if you know kung paano mo ma-address ang kahit anuman ang sakit, you know how to respond humanely. At I think, yun nga, more materials, not only, you know, scientific research,
references but also information na makukuha mo at ma-absorb mo is very crucial for us to share awareness whether it's HIV or COVID. I'm just curious, based on your experience and based on the work that you guys do, gaano na ba kataas ang education natin about the disease? Marami pa bang hindi nakakaalam ng paano nakukuha ganyan? Marami pa bang innocent or ignorante tungkol dito? Sa HIV? Oo. Yeah, HIV. Sorry. Naloka sa iyo. Nakatakal na nito. Hindi ko ba alam na hindi totoo yan? Alam mo, meron pa din eh. Ewan ko lang kung meron bang nagko-quantify nito. Meron bang ganun, Dandik? Di ko lang sure kung meron tayong ganyan, no? Well, base sa data ng DOH, well, that's the IHBSS or yung behavioral surveillance na ginagawa every 3 years, meron at meron pa rin na, alam mo yon, na hindi alam kung paano nakukuha ng HIV. Yeah. Yung iba na akala na nakukuha sa lamok. Mm-hmm. Yung iba na akala na nahahawa sa baso, tinidor. As marami pa rin ang may hindi alam. Pero compare from the past, data has shown na mas marami naman ang may alam tungkol sa HIV nowadays, but still more work needs to be done because correct. Ang education, it should be for everyone regardless of who you are. Mm-hmm. Kailangan alam mo kung paano, you know, para yun nga tulad na sabi ko kanina, if you know that certain disease, you know how to respond humanely. Mm-hmm. Actually, right. one thing I want to share is yung reactions ng mga tao when they watched Under My Skin. Diba, after that, ang dami pa rin ng tanong eh. Yes. Diba? Marami pa rin tanong during the talk back. At saka yung reaction nila while watching the play. May maririnig ka from the audience parang, you know, ganun pala. So, ibig sabihin, marami pa ding information na hindi ganoon na kaalam. True. At saka, also, HIV is also, yun nga, since it's a science, it evolves. Ibig sabihin, may update ka lagi na information. Correct. So, posible yung alam mo 20 years ago ay hindi na yung alam na natin today. So it's very crucial for us na yun nga, na-update at na-refresh pa rin tayo. At it's ang ganda ng pagkakalapat sa Under My Skin kasi nga even the most complicated terms na explain siya. So very happy really with this partnership. Yeah. Siguro just to close this segment, yeah, you are right. Education needs to be a continuing thing. So hindi tayo dapat tumitigil na to inform others kasi may mga bagong discoveries, etc. But right now, for Love Yourself and for Red Whistle, are there activities that you are doing currently with the lockdown? Kasi right now, yung mga HIV patients, they're the immunocompromised, hindi ba? So some of them have no access to medicine. So what are you guys doing to assist these people? Actually, both Love Yourself and Red Whistle. We both have programs that caters to people living with HIV who are having a hard time accessing medication. So nakita namin na parehas na, you know, this is something that needs to be addressed kasi nahirapan ngang kunin yung gamot, and you know, this is very crucial. So gumawa ng paraan parehas na organization to cater to people living with HIV para ma-deliver or ma-assist kung paano. Ang DOH, naglabas sila ng memorandum na people living with HIV can get their refills doon sa pinakamalapit nilang hub. So kung malayo yung hub nila, pwede. Ano? But ang naging concern na nakita namin dito is that hindi pa rin komportable itong maraming at sa ating mga kaibigan na pumunta doon sa pinakamalapit nilang hub kasi pwedeng kilala sila doon, 'di ba? So meron pa ding tipong assistance na kailangan na mag-mediate kami as organizations para tulungan pa din kasi confidentiality yung issue naman noon, 'di ba? So, 'yun, Dandik. Okay, maraming salamat. You want to add something, Dandik? Sorry, go ahead. Yeah. Well, aside from the express refill, yun yung par at Avery and Ihanila, Red Whistle, aside from the deliveries of medicines, we also enabled services para ma-access ng ating mga kapatid na PLHIV. So that's if they need consultations, they can do it via telemedicine, Icon by Love Yourself. If, especially also if they need HIV testing, we also introduce HIV self-screening via self-care. So there are ways for you to manage your sexual health and wellness even may lockdown.
Ayan. Well, we want to say to you, Dan, Vic, and Nicolo, Red Whistle and Love Yourself. For those of you who want to know more about these two organizations, you can visit them on their Facebook pages or websites. Yeah. Yes. So, we'll see you later. Yeah. Yes. Thank you. Cheers muna. Cheers. Cheers. That was fun. Thank you, guys. Okay, want to bring back? Later. Actually, not bring back. Let's bring the cast members. Oh, yes. Another set of cast members. Ayan. Okay. Ang next ayan, po... Hindi mo alam mga alas 11 na pala. Totoo nga eh. Naloka din ako eh. Well, ang haba. Sobrang kung saan-saan tayo napupunta because sobrang... Well, yun naman ang point ng cast party, ng after party, is that, you know, we really talk about these things. So right now, we'd like to call the members of the cast. Okay, he is an actor, actor and an artist teacher din siya sa PETA. He played Sid in Under My Skin. I'd like to present Echo Bakyal. Hello. Hi, Adrian. Whiskey. Jack Bayan. At nakasong. Yes, hello. Magandang gabi po. Ayan. Yes, okay. Yes, next? And next, ang ating next cast member naman, I see, she is also an artist teacher. At nakatrabaho ko to from way, way back, in fairness sa pag-bonding kami sa Panay. She played Mary Rose in Under My Skin. Please welcome the beautiful, ang fresh na si Michelle Maala. Ayan. Hi! Yeah. Kumusta kayo? Mabuti ka mo. Kumusta kayo? Yeah. Ito, nalalasing na after party talaga yung dating. Mabumabate. Hello po sa mga kasama natin dyan. Hi, neighbor. Hi, neighbor. Miko Esquivel. Hi, hello. Another neighbor. Oh, ang dami ng neighbor. Under My Skin. Thanks, John Mark. Maraming salamat po, John Mark. Okay. Ayan, very quickly, if you can talk about your roles, how you got your roles, how you became a part of the show, etc. Let's start with... Sige, alphabetical. ladies first. There was an audition last year no for Under My Skin. So actually ako kasi matagal akong hindi nag on stage. Madalas backstage. So it's mostly production management work and then I was in the academe. So medyo mas talagang administrative no. So nung may chance na may Under My Skin, sabi ko go. Nakakatawa kasi nung yung binasa, maigsi lang kasi yung mga ano, yung mga eksena. So yung binasa ko sa audition is basically para halos yun na yung chunk nung eksena na meron si Mary Rose, no? Pero it's very challenging kasi yung pagka kailangan pumasok ka, nandun ka na sa height nung emotion. Yun. So nung kung ano yung dinala ko siguro nung audition na yun, tapos dinala ko siya hanggang sa buong process ng ano, rehearsal. Yun. Yeah. Okay, Echo, bago mo pinag-basa naman to para lang ma-remind yung mga audience natin. Ako din, nag-audition din po ako. Nung pinabasa sa akin yung scene, the first time na binasa ko yung napakahabang monologue niya habang hindi ko pa noon alam na may mag-aerial, umiiyak na ako sa labas because it was very emotional. So parang pagdating ko sa loob, okay, hindi mo to pwedeng iyakan. Bigay mo lang to as it is. So I think na okay naman si Melvin sa ginawa ko. So parang nakuha ko naman yung role. But it was very difficult. It was very emotional. And every time you go on stage, it's really nakakapagod siya emotionally. I remember kasi yun. Like second to Doctora Almonte,
ikaw ang may pinakamahabang mga linya. Oh, yes. Like you are almost on stage the entire time, almost the same as Doctora Almonte. So my mga memorize mo na yung mga dialogue ni Doctora Almonte. Buti nga nagkaroon ng pahinga kasi before, sunod-sunod talaga yung scenes with Sid, the character. Pero nagkaroon ng rearrangement ng scene. So nagkaroon ako ng pahinga and I was so thankful for that pahinga. Kasi parang dire-diretso, dire-diretso. At tas lahat ng ano, mabibigat. So parang kailangan ko munang huminga for a while. Eh, buti naman, na-rearrange yung scene. So nakahinga din bago tumodo dun sa dulo. Okay. Can I have a question dito for you guys? Oo nga, grabe yung... Yes, from Gerard B. Ayan. Ano po ang pinaka-tumatak na linya ng inyong character para sa inyo and why? Thanks for the question. Sa akin, yung hindi mo basta pwedeng iwan yung taong sinabi mong mahal mo. Nag-trending yata yan. Nag-trending yan. Kasi, fat. Fee, are you crying? Ayoko na pala. Tsareng! Eh, hindi kasi parang ano eh, parang it's a very nice Tareng. Reminder. Minsan nakakalimutan na natin eh. Minsan if we encounter of may, or may mangyari, minsan nakakalimutan na natin yung pinagdaanan natin with that person na bigla na lang natin iniiwan. I think what Sid, the character, why he was very important was he was a reminder that you cannot just leave someone. Hindi porket may naiwan or hindi porket may nangyari na lang, basta mo na lang iiwan kung hindi mo kaya personally, you can be with him, you can be with that person, you can stay with him, and both of you go through with the same journey. Sa akin yun yung pinakatumata. Okay. Actually, may dalawa dalawang bagay, no? So medyo papakaseryoso lang. May isang line nung sinabi ni Mary Rose na kausap niya yung asawa niya. Yung background kasi si Mary Rose ay nagkaroon siya ng HIV dahil ang kanyang asawa ay drug user. So they are family of positives. So yeah, yung isang linya was yung para bang ang dating kasi sa akin na para ang layo pa ng tatawirin natin para malaman yung mga bagay tungkol sa HIV was when Mary Rose said to Louie, her husband, na mabuti pang nagdroga ka na lang ulit kesa pumatol ka sa bakla. Yung linya na yon kasi yun yung parang representation ng percentage ng mga taong hindi pa educated tungkol sa HIV na alam lang nila na parang magkaroon ka ng HIV ay kapag ka nakipag-sex ka. Eh at that time kasi yung kanyang kabanda yung nahulo, parang ganun. So ang dami-dami pa kasing kailangan maintindihan ng mga tao. Actually kanina when Danvik was talking about the percentage of people na may knowledge about HIV in the communities, ngayon kasi medyo marami nang bumababa para magturo, pero maraming iba talaga na ay sabi nga ihiwalay ko yung ano eh, yung kinainan, tapos ihiwalay ko nga yung pinagmamanicure pedicure, baka magka-AIDS. Sabi ko ate, hindi, that's not true. So whenever, yes, meron pa yung nagmamanicure pedicure sa amin. So whenever I get the chance, talagang I try to educate them kahit 3 minuto lang yung interaction ko sa kanila, no, yun. Tapos may isa na ito yung linyang nagre-repeat sa akin ngayong may COVID-19. It was when Mary Rose found out that she has HIV and their line goes, positive. Matagal akong nakatingin kay Doc. Sabi niya walang lunas, wala pang lunas. Pero may mga gamot para hindi tumuloy sa AIDS. Yung mga kwento ng mga taong nagkakaroon ng COVID-19 ngayon, they feel that walang feeling nila kapag ka nag-positive sila sa COVID-19, mamamatay na sila. Pero it's all a matter of educating yourself. Kasi yung mga natutunan ko ngayong insecure na to is that
may connection pa rin dun sa napag-aralan namin when we were doing Under My Skin. Eh. Like, yung mga terms like viral load, ano tawag mo dito, yung testing, positive, yung mga ganun, yung reagents, mga ganyan-ganyan. So, ang dami-dami na parang, sabi ko nga, how was it easy for me as a non-science person to understand the disease? It's because of what you Under My Skin taught me, the process taught me. So yon, yung mga lingon na yon na ano. Well, thank you for sharing those lines. Those very interesting lines na matumatagot, hindi ba? Let's bring back our two other actors and let's test them also on the line. Yes, para tanungin din. Ayan na. Oh. Like free lines na yan. Yeah. Bring back. Ito na ang tunay na party. And Melvin. Yay! Oh. Cheers! Hello? Cheers! Nag-break. So, sometimes, pag hindi natin ginagawa yung lines, our brain does not retain it. So, let's check kung nandiyan dyan pa. And we're talking about... or maybe other shows that you did. Hindi naman to Italian brand, so relax na. But let's ask the audience, no? Let's check kung sinong mauuna. Oo, relax. Sabihin natin sila kung blue, violet, pink, or yellow. And then from those choices, we will know kung sinong mauuna. Okay, so sa mga audience natin, type kayo anong color gusto nyong unahin. Okay. Kichi, I miss you! Again, blue, yellow, purple, or pink? Ayan na. Sino mauna? Hello to Alan Paule, Marco Villania, Jenny Hamora. While waiting. Hi! Hello! Hey. Okay, meron pa. Ang unahin natin ay... Yes, Go ahead. Ito na, kulay. Pink ba? Pink daw. Kulay pink daw. Oh, sige, pink. Dahil kulay pink, ang mauuna ay sis. Sandali lang. Okay, nervous na. Relax lang. Party nyo to. Sino ang pink? Pa, ikaw daw una. Hoy, hindi ako pink! Tama, actually, ang pink is pie. Wala ka mo yung script mo. Ito, relax lang. Relax kasi alam ko, sobrang kilometro, ang kilo-kilometro yung lines mo. So, we will not touch Under My Skin muna. Relax ka lang. So, there's this movie, actually by special request ni John Mark Yap, JMY. Kasi gustong-gusto niya yung performance mo sa movie doon na to kasi very iconic. Kasi yung role ata nito, minsan we see personalities on TV na sobrang prim and proper, sobrang gaganda, pero off-cam, ang sasama pa rin ng ugali. I think we're talking about you as a newscaster or a news anchor. Ah, Bikini Open. Oh, ito yung umpisa ng linya mo. So, ang bagawin ko, babasahin kang umpisa ng linya, tapos dudutungan mo. Okay. Actually, mayroon akong tulong dito. Ready? So, just deliver the line and then supply the missing words. Ready? Okay. Nakilala natin sila, nakasama tigit sa lahat ng ubadan. Hindi lamang katawan, pati ng kaluluwa. Maraming salamat sa inyong panonood. Pangalan niya. Oh, that's the own character. Favorite ko to. Hindi ko na maalala. Sino ba ako dyan? No? Alam niyo, I have to agree with JMY. Iconic to. Nakilala natin sila, nakasama, at higit sa lahat, na hukdan. Hindi lamang katawan, pati na rin kaluluwa. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako po si Susan Carello Garta, at ito ang Bikini Open. Pagod talaga. So ang sagot doon ay
Susan Legarda. Susan Ferrer Lugarta. Lugarta, so, no, na, hindi mo nakuha ng tama, you have to drink. Yes. Drink. Grabe. You know, that was 20 years. That was 20 years ago. I was only 28? Ah, no, wait. Hindi, 20, yeah, that was about 20, 22 years ago. O 25. Magsisigwenta na ako sa May. Okay, that was a nice try. Our next caller is... Thank you. Anyway, ang comment ni Kitsi at Vincula. Oh, buhaha ba? Sabi niya na, yes. I think the next caller is Blue. Tama ba? Call a friend ka daw, sabi ni Rod Rivera. At ang Blue, I see... Echo. Ah, si Sid, oo. Yes. Yeah. Ang simula ng line mo, kailangan ko ng tulong mo, Jello. Alala mo pa? Oh my God. Oh, sige. Bawal tumingin sa script. Ang daya ni Echo, may script? Kailangan ko ng tulong mo, Jello. Paano ba ito hinaharap? 2 days ago ang sabi, pneumonia. Pero kahapon, dumating yung doktor, ang sabi, may TB siya. Tinanong ang pangako kung kaano-ano ko siya, ang sabi, oh, memorize ko! Yay! 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 So pwede ka mag-share. Hindi ba tayong lahat ang iinom kasi tama siya? Correct! Iinom din ako. Pwede ka pa mag-show bukas. Bakit change the play? Kailan lang yun? I-next na natin si ano si Mary Rose. Go. Okay, Mary Rose, ito ang sayo ha. Noong una, dinadaan namin sa Imodium. Shit, yung mama. Noong una, dinadaan namin sa Imodium. Shit, una, dinadaan namin sa Imodium. Yun ba yung first line? Pero... Noong una, dinadaan namin sa Imodium. Pero ayaw gumaling. Pero... sinabi namin sa doktor, ito kasi yan eh. Wala na. O ito, basahin mo in character. Wala namin sa Imodium, pero hindi gumagaling. Ah, yun pala. Tinignan ng doktor, wala namang amoeba o jerk. Grabe, alam ko lahat ng character. Okay, pero wala pa rin. Tinanong mo ba yung... Ay, hindi, iba ba yan? May halo. Noong una, dinadaan namin sa Imodium, pero hindi gumagaling. Tinignan ng doktor, wala namang amoeba o giardia o E. coli, grabe. Alam ko na lahat ng mga klase ng mikrobyong pwedeng tumira sa tiyan niya, pero wala pa rin. Cheers! Oh, yes, Miss Cherry. Bakit sa kanila sa play, ba't sa akin yung 25 years ago? May special request eh. Alam mo kasi, naalala ko yung linya kasi na yan. Kasi na, ikaw ang special request. Oo. Yung linya na yan, hindi ko siya struggle sa akin yan kasi may mga term siya na mahirap. Giardia, E. coli. Meron kasi akong tinitignan na spot dun sa theater center that makes me remember yung mga yung lines na yon. So, hindi ko siya nakikita ngayon. Ito yung nakikita ko. Kasi nga pa, since 1902. Meron tayong commercial. Hi, I'm Anthony Fauci. Grabe yung 1908. In under my skin. Oh, maglaro muna tayo. Hi, Anthony. Ulitin natin na rin. Hi, I'm Anthony Falcon and I play the role of Greg in Under My Skin. Oh, maglaro muna tayo. Yes. Hi, oh, Anthony. Yung laro. Hello, sila Lot-Lot. Good, Lot-Lot. Hello. Sige, sa last part ng game natin, si Melvin naman. Siyempre, wala naman siyang line sa play, di ba? Oo. Kaya, ang sa kanya, hindi rin sa Under My Skin. Ay, ano ito kaya? Saan kaya yan? O, game. Ito yung sa'yo. Naku, naku, naku. Ano ba ang nangyari dito? Kailangan. Naku, naku, naku. Ano bang nangyari dito?
Naku, hindi ko na maalala. Oh, naku, naku, naku. Ano bang nangyari dito? Inaalagaan ko'y hindi ko kadugo. Samantalang ang sarili kong inay, saklay lamang ang umaakay dahil ang kanyang anak may inaakay na iba. Oh, ahit na ahit pa yung ahit na ahit pa yung that is so memorable. Yes, what was it not? Chelsea from Cardiba. Chelsea Days, ahit ng kilay, mas payat. Okay, we have 15 minutes more. Go ahead. Sabi ni Ate Lot. Yeah, sabi ni Ate Lot, Lot, hindi ano, wala nga doon sa play, pero memorize mo daw lang. At nang dapat pala tinanong natin or from the line. O classic daw sabi ni Lot, Lot Bustamante. Yes. Hello sa lahat ng mga cast members under my skin. Si Roddy is also watching. Hi, Sir Roddy! Teresa is also watching. Yes, hi Sir Roddy. Invite naman natin yung people. Hi, Teka. Ayan. Ah, sige. Okay, so since magkakasama na tayong lahat, ito naman, syempre gustong malaman. Gustong malaman ng mga tao. Notable and memorable backstage stories. Ayan. Get two people. Ito yung mga, alam mo yon, as fans of the theater, ito yung mga, yeah, ito yung mga gustong malaman ng mga tao eh. Yeah. At ito ang pinag-uusapan pa talaga sa cast party, yung nangyari. Pa, huwag kang magagalit sa akin. Pero, ayun, naging classic na to eh. Meron kasi eksena na kailangan sa blocking, kailangan umupo si Cherry Pie Picache katabi ni Dylan bilang pasyente. Ngayon, si Pie, meron isang performance, hindi talaga siya umupo, eh kailangan siyang umupo. So sabi ni Dylan, nakatingin, nakaupo na si Dylan, tatabi dapat si Cherry Pie sa kanya. Sabi talaga ni Dylan, tinuturo niya na yung upuan. Tumitingin na siya dun sa bench para maalala ni Pai na pumunta sa blocking kasi hindi siya kumarating. Tapos! Yes, Echo. Hindi, tapos. May mga performances na syempre nagari ako, di ba? Kaya pa ba ni Miss Pai? So minsan, natutulala ako. So naging ano na yun, naging gano'n na yun. Meron na silang signal na ganito. Let's say, itatopic nila. Tataas ako. Gaya gano'n na sila sa akin. Tapos titingin sila. Meron maganap ng mga codes. Para maalala lang ni Pai na yung susunod na blocking niya. Kasi siya yung, ano eh, yung panahon na ginagawa namin yung ano, yung Under My Skin. Ang dami niyang ginagawa. So meron din siyang teleserye. So sabi ko sa kanya, Pai, mag-retire ka na ba bukas at kailangan mo lahat gawin ngayon? Eko, ano yung sasabihin mo? Dahil ikaw yung celebrity, ikaw na lang yung ilalaglag namin, ha? Meron pa yan, during the one of the runs, bago mag-show, may lines siya na tinatanong niya si Dino, yung bata dun sa play. Minsan, ang totoong line dun, minsan, isang beses, pero ang sinabi niya dun sa run, minsan, gaano kadalas ang minsan? Wala na po kaming magawa, tumawa na lang po kami lahat. Alam mo na, di ba sa amin,
Di ba sa like, sa taping o sa shooting, yun nga yung sinasabi ko minsan talagang pinipilit mong ilusot yung linya. Eh, syempre, kinakabahan ako kasi drop script na lahat, di ba? Ganyan-ganyan yung buong cast. So, yun nga, tama si, ito sabi ko sa kanya, minsan, syempre gusto kong ilusot. Eh, wala akong maisip, di ba yung ano? Gano? Gano kadalas ang minsan? So, naging Viva Films all of a sudden. Dapat pala makredit na din siya sa script with Sir Roddy. Correct? Matagal po kaming nakarecover dyan. Yan, nanonood si Sir Roddy. Ayoko. Nag-react na si Roddy. Oo nga, Sir Roddy. Ano, dahil pa lang naman yun. Dahil, tapos, ano, during, before pa kami mag-open, titol si Cherry pa yung naka, ang balagoong ngayon. Bago kami mag-open, so syempre, sandamakma kami ng run-throughs, ganyan. So, syempre, kada run-through, merong notes, no? Notes. So, pag nagbibigay ako ng notes, itong si Cherry Pie Picache, pag hindi masyadong maganda ang kagandahan ng notes, merong pagsasagot, no? So yung mga co-actors niya, sinasabihan siya, sasagot ka pa, ha? Pero minsan, dahil pag meron talagang magandang run, nakaka-very good siya ng wagas. So pag mag-very good siya ng very good, ang yabang-yabang niya, all of a sudden, ganyan. Palakpakan! Ito si Direk Melvin Lee. Doon ko lang nalaman. Siyempre, friend ko siya. So, siyempre, puro tsikihan lang kami. Hindi ko alam, pag nagbibigay pa lang ng notes, bawal sumagot. Yung nagdadahilan. Kasi hindi pwede pala. Eh, nagdadahilan ako talaga. Tapos minsan nakikipagtalo pa ako. Tapos, hindi ko alam, ang very good pala ay parang ginto, bihira. Wait, actually, meron pa ulit naglalaglag kay Miss Pie from Kitchi, sabi daw, doktora, HIV, Aling Loida, ano yun? Doktora, yun. Yun! Yan yung mga ano, yan yung mga masasayang moments. Tapos, pag kasi nangyayari na yan sa show. Tapos, nakikita-kita na lang kami backstage pagkatapos ng palabas. Yan. So, kapag sa backstage, wala nang mga notes eh. So, ano na lang, bye, kaya pa? Kamusta yung mga linya? Yung mga... Uy, pero pag-performance naman, direk umaabot. Oo naman. At eh, yes, ang saksi dyan si Fee, hindi ba, Fee? Oo. Yes, ito. Ilipat natin kay Melvin Lee. Oh. Ilipat natin yung spotlight kay Melvin Lee. May isang show. Oo. Go. Hindi, go, Echo. Okay. Meron kasi isang show na nagkaroon kami ng technical difficulties. Hindi bumaba yung mga tela. Diyos ko! Ay, so, yung tela, napakahalagang element. Hindi, yung mga nasa likod na tela. Okay. Eh, crucial din yun dun sa isang eksena. So, hindi bumaba yung mga tela. So, parang lahat na ng tao sa likod, takot na sila kasi nararamdaman na nila na bababa at tatakbo si Melvin Lee. True enough. Nanonood siya nun eh, nung show na yon. True enough. Tumayo siya sa kinauupuan niya at tumakbo siya papunta sa backstage at hinahanap niya isa-isa kung sino ang in charge dun sa mga tela. Tapos lahat sila takot na yung isa maiiyak na sa takot. Kasi hinahanap ko talaga sila, nasan si Bruce? Nasan si ganito? Bakit hindi mo maba? Ganyan. Tapos to hindi mo mababa kasi meron talaga isang malaking choreography dun sa mga tela. Sabi ko talaga sa gilid, nagbibigay talaga ako ng instructions sa mga actors na nakasalang, stay. Oh, go back. Exit na. Ganun. Nagbibigay talaga ng instructions sa dito. Kasi talagang walang dumarating na tela. Eh, ang halaga-halaga ng tela, no? Makakaloka.
So yun talaga ang mga ano, mga kaganapan live performance. Yung meron. Yes, chef. Meron maliban diyan kasi lumalabas dito eh. Very good talaga si Pai. Very good siya sa mga pa-cake niya. Pero kasi alam niyo ba, kasi yung pan, may pantry sa likod. Para nung nag-start kami ng rehearsal, nakakailan kaming mahabang gardenia. Parang nakakatatlo isang gabi. So ganun ko lalakas kumain yung mga nasa under my skin. At sobrang kapag kami may cake sa likod, masayang masaya. Kaya siguro ganyan, nagkakaganyan. Mataas masyado sugar level ng mga tao. So yun yung ano, nilaglag ko na kayong lahat guys ha. Yung mga malakas mag-gardenia dyan, no? Marami kasi kami mga iba't ibang klase mga spreads and dips. Ganyan, salamat sa mga SMM. Kasi sa PETA, sa bawat production, kinaka-rear yung pantry. Yung parang kada production manager, may pa-under yan. Like for example, dun sa tagutaguan, walang tagutaguan na sa Anang Buwan production, it's a children's play. Meron silang mga mag na pag sabag, nalalagyan ng mainit na tubig, dun lang lumalabas yung title ng tagutaguan mo lang. Ganyan. So sa Under My Skin, ang mag lang namin, ay binili sa Divisoria. So yung mga clear mason jars. Clear mugs. Tapos, kailangan yung pantries, ano? Mason jars. Oo, hindi pa pwedeng isa lang ang palaman. Kailangan merong cheese pimiento, merong ganito, ganito, so on and so forth. Ganyan, ganyan. Pero si Pai, bilang siya si Cherry Pie Picache at Galante. So, madalas siyang may dala, no? May dalang pa-cake, may ganyan. So, parang isa siyang, pag may dalang pa-cake, pa-cake si Mayor, no? Ganyan. Kasi malaking celebration yan backstage, no? So, kahit hindi masyadong maganda yung run, okay? Pero pag dahil may cake, lagang sasaya ng mga tao, ganyan. So, nagdidiwang dahil may pa-cake si Mayora. O, oh, alam nyo na. Kapunin nyo talaga to be terrified. Well, okay. I just wanna say thank you for all these stories. These are very interesting stories. But we don't have a lot of time. So, before we go, I'm going to announce lang and invite people to the next program. But before that, please do not forget to donate. To help the displaced workers of the performing community. Yes. Go to bit.ly, donate open house. Okay? Ang next programs natin, bisita kayo sa Facebook page ng Open House Fundraiser. That's facebook.com/openhousefundraiser. But for Palabas Tayo After Party, this is very special because on Friday, meron tayong ano, guest from na mag-live stream coming from New Zealand. He was here in the Philippines to do Matilda, pero nag-close yon. Anyway, we reached out to him. Sabi ko, nag-open house kami to raise funds. Tapos yung pumayag naman siya. So, itong konting trailer. Let's invite muna our partners, si Nicolo and si Danvik, to get their final words, and then we say goodbye to them. Oh, hold on, you're muted. I muted you, sorry. Yeah, kala ko tapos na, wait. Hi! Hi! Ano lang, Nicolas, siguro parang closing words about the partnership and then yung parang message mo for everyone. Wait lang, mauna muna si Danvik. Sige, Danvik. Well, basically, just stay safe, everyone. If you need any help, just visit us at our Love Yourself pages. Just message us. May mga volunteers pa rin kami who will respond to you kasi may trabaho pa rin naman kami. Hindi po kami suspended.
Oo, oh, grabe kayo, Danvika. Saludo kami sa inyo, grabe. Next. Yeah. So, okay. Yeah, so if you want to know more about what the Red Whistle does, you can check us out sa aming Facebook at the Red Whistle. Meron din kaming Twitter at Instagram. Whatever help you need regarding HIV or mental health or sexual health, message nyo lang kami doon. Tapos maraming salamat ulit sa bumubuo ng Under My Skin, sa PETA, at sa inyo sa Open House. Maraming salamat. Marami tayong natutulungan mga artist na talagang nangangailangan ng tulong ngayong mga panahon na ito. At gusto ko lang promote, pwede ba? Okay lang. Yung aming headshot clinic, ilo-launch namin siya on April 22 during Earth Day. So, nakalikom din kami ng kaunting ano, pera para makapag-produce ng more PPEs at para din sa mga artists na kailangan ng tulong ngayong mga panahon na to. Okay. Thank you, Nicolo and Danvik. Thank you. Eric, you want to say something? You're muted, ah. Eric, naka-mute ka. I think you muted yourself. Yep, sorry. Yeah. Thank you very much for having us here, and I hope that everybody remembers that the purpose of this live feed is for you guys to donate sa mga kapatid namin sa industriya who will be needing help because of the COVID. Thank you to our partners, Love Yourself, yun. Thank you guys and good night. Okay, thanks Eric, see you again soon. Thank you. Okay, let's bring the rest of the cast. So we don't have time now, so we'll just ask Ms. Pai and Melvin, but let's bring in also Echo and Sheik. Yeah, party words na. Una-una, maraming salamat for having us, and please don't forget to share your love. You know, these are really, really trying times for everyone. Kahit magkano, di ba, share and donate, kahit magkano, will go a long, long way for a lot of people who's working behind and on the stage sa performing arts. So, no amount is too small or sana big, but yun, and God bless us everyone and have mercy on us. Sana malalagpasan din natin to, and we'll all see you soon right after this this quarantine and lockdown. Thank you for having us. Thank you, Ms. Hey, thank you, Kelvin. Thank you again, Open House, for having us. Tapos sana kung matapos itong lockdown, meron pa pong plano ang PETA na ibalik ang Under My Skin, no, sa on stage, no. So dahil nausami pa yung 13 performances, so dahil yung mga katulad ng mga productions na ito, like it's an play, but it's the type of plays na kailangan natin sa panahon na ito, katulad ng COVID-19, na marami pang pwedeng malaman at pwedeng i-discuss tungkol dito. Katulad ng COVID-19, ang Under My Skin ay sana bumalik sa entablado. At again, thank you for having us, dahil at least na napag-usapan, na nakasilip tayo sa kung ano yung mga naging karanasan namin sa paggawa at pagbuo at pagtatanghal ng Under My Skin. Thank you very much. But cheers tayo before we go. Cheers tayo. Yes. Thank you. Congrats, Under My Skin. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Bye. PalabasTayo.